Glory to God. God's love, goodness, and faithfulness be with you always. Ang kapahayagan pong ating mapapakinggan po ngayon ay merong pamagat na Confronting the Devil and Defeating Him in His Own Game. At ito ay atin pong matutunghayan in the book of Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Then Jesus was led up by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward, he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone." Jesus said to him, "It is written, again, you shall not tempt the Lord your God." Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, "All these things I will give you if you will fall down and worship me." Then Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve." Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. So dito po makikita po natin, mga minamahal, na kinumpronta po ng Panginoong Jesucristo si Satan. Siya po ang naghanap kay Satan sa leading po ng God the Holy Spirit. Hindi si Satan ang humanap sa kanya. Uulitin ko po, ang Panginoong Jesucristo po ang humanap kay Satan sa leading ng God the Holy Spirit. Hindi si Satan ang humanap sa kanya. Yan po ang confrontation. We are locating where the enemy is. We are locating where are the territories of the enemy, and defeat them, destroy them, and their works. Ito po yung ehemplo iniwan sa atin ng Panginoong Jesucristo na dapat po nating tularan. Especially si Satan po ay walang tigil na nanggugulo sa ating pong bansa, sa iba't ibang uri ng kaparaanan, kasinungalingan, pagnanakaw, pagpatay, pagwasak ng maraming buhay. Lalo-lalo na po ngayon yung pinoproblema po ng bansang ito at buong mundo, ang COVID-19 at ang kanya po mga variant. Wala naman pong makakasupil dito kundi ang Diyos lang, ang Panginoong Jesus. At ito po ay gagawin niya sa pamamagitan po natin ang church. Tayo po ay essential, tayong ilaw at asin ng mundong ito. Tayo lamang po binigyan ng Diyos ng unlimited power and authority to confront the devil, to defeat the devil, to destroy his works, to subdue, demolish his kingdom and territories, and to establish the kingdom of our Lord Jesus Christ. Kaya napakahalagang kinukumpronta po natin si Satan. Hindi po sapat na tayo po ay nakikibalita lamang sa balita sa television, sa radio, sa dyaryo, at pinuporom lang po ito sa ating mga television programs, sa ating po mga radio programs, o pinag-uusapan lamang po elsewhere. Wala pong mangyayari roon, walang maitutulong kung bagay na yan. At si Satan po ay hindi po titigil sa kanyang ginagawa sapagkat walang kumukumpronta sa kanya. It is only when that we decided to confront the devil face to face and to locate the whereabout of the devil, destroy his works, then ito pong COVID-19 na ito, pati ang kanyang mga variant at iba pa pong mga gawa ni Satan sa ating bansa ay mawawasak, titigil. Yung pa kung pag-aaralan po natin ng Bible, mga minamahal,
ay makikita po natin ang truth and truth from the Old Testament. Tinyo po ang mga Israelita. They confronted their enemies. Hindi po nila ito tinakbuhan, pinag-usapan, tinaguan, kinatakutan. They confronted their enemies. Siya man po ay Amalekite, Gabonite, Hittite, Yosabite, Philistine, Midianite, Amorites, Amalekite. Who they are, they face their enemies and defeat them. Kaya nga po na-possess po nila ang promised land. They were there. Ang lahat po ng harang sa kanilang dadaanan po ay kanila pong tinanggal. They're always involved in war, in battle. Dapat ganito rin po sa atin ngayon. Especially, the devil knows the Lord Jesus Christ is coming any moment at siya po'y nagmamadali na ginagawa ang kanyang plano to destroy the world. At alam naman po nating lahat na ang COVID-19 at ang kanyang mga variant ay galing po kay Satan at ito po'y kanyang platform sa gusto niya pong i-establish at yun po ang one world government na kung saan ang kanyang pong antichrist ang kukontrol ng buong mundo, na kung saan ang false prophet ay makikisa sa antichrist, pati po ang beast. At alam naman po natin kung gaano po ka-terrible ang bagay na ito sa panahon po ng Great Tribulation, na kung saan ang church ay na-rapture na ng Panginoong Jesucristo. Kaya napakalaga maintindihan po natin that the time is too short. We have to do it now quickly, powerfully, earnestly. We must prevail in confronting the devil and destroying his works. Makikita po natin, si Moses po'y kinumpronta po si Paraon at dinisplay po ng Diyos ang kanya pong kapangyarihan. 11 judgment po ang kanyang ibinaba sa Egypt, na kung saan ang kanya pong kamangamangang kapangyarihan, kaluwalhatian ay nahayag. At wala pong magawa si Pero kundi i-release po ang mga Israelita sa kanila pong freedom. Ang tatlong Hebrew children, si Shadrach, Meshach at Abednego, kinumpronta po si Nebuchadnezzar. Lalayo nilang sumamba sa ribultong ginto. Sila po'y nanatiling loyal sa Panginoong Jesucristo, kay Yahweh, sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sila po'y nanindigan sa kanilang pananampalataya, sa katotohanan ng tinanggap nila mula sa kanila pong kabataan. Kanong sila po'y itinapon sa piriparnis, purihin po ang Diyos, mga minamahal. Ang Panginoong Jesucristo po ay nauna sa kanila at sila po iniligtas. Si Kristo po kanila naging shield o balutit kalasan. Ay hindi nasunog ang baro nila. Hindi sila nangamoy usok. Wala pong nangyari sa kanila. At yung pong gumawa ng masama sa kanila ang itinapon po sa piriparnis at sila po ay nangamatay. At sila po ay naipromote sa bansang Babylon. You see, hindi po tayo mapopromote at makakarating sa ating promised land at fulfillment ng destiny natin sa buhay from God. Palibang harapin po natin ang mga kaaway po natin, si Satan, ang mga demonyo, at lahat po ng mga harang na inilagay niyo sa ating dadaanan. Hindi natin makikita ang kaligtasan at kalayaan ng sambayan ng Pilipino. At makarating po sa kanyang prophetic destiny, malibang tayo po, personally and corporately as the body of Christ, ay sama-sama na magpakatapang in the power of the Holy Spirit, na harapin po si Satan at wasakin po ang kanyang mga gawa. Yan the Baptist. Kinumpronta niya po si Herod. Makikita po natin in Matthew 14:1-12 na wala po siyang takot na kinumpronta po si Herod sa kanyang ginagawa pong kasalanan ng adultery, na yung asawa ng kanyang kapatid na si Philip ay kanya pong kinuha at ginawa niya pong asawa. At di siya tinolerate po ni John the Baptist. He's so bold in accusing, confronting Herod. At napakarami po bunga ng ginawa niya pong konfrontasyon kay Herod at katapangan ang nangaligtas, hindi po mabilang na mga Hudyo ang sumunod sa kanya. Kinumpronta niya rin po ang mga Pariseo. Nirebuke niya po sila sa kanilang hypocrisy. Sila po'y nagkaroon po ng malaking takot sa mga bagay na pinapaabot niya. At nakita po ng Jewish community na nagkamali po sila ng sinusundan. Dapat ganito po ang mga pastor po ngayon, ang mga ngaral, ang mga bishop, ang nasa fivefold, ang mga anak ng Diyos, regardless of your denomination, movement, coalition,
At ano pa pong affiliation ng atin pong kinakaaniban? Kinakailangan tayo po is so bold, standing in what we believe, standing in what is right, standing in what is truth. O mga minamahal, dalangin ko po na ito pong katotohanan ito ay itanim ng Diyos Espiritu Santo sa inyong buong katauhan ng napakalalim. Kadalin po kayo nito sa isang malaki pong holy righteous indignation to confront the devil and demon in hell. At wakasan po ang COVID-19 at kanyang variant sa ating bansa. At ipagpatuloy po natin ang pagwas sa mga iba pa po niya, mga activities sa ating pong bansa. Pati po yung pagnanakaw niya po ng ating mga isla. Hindi po natin ito dapat payagan. Hindi po natin dapat pahintulutan si Satanas na gamitin po ang ibang bansa upang tayo po ay lapastanganin, i-coerce, pasundin sa kanilang maling gusto, takutin, at nakawan. We have all the power. We have all the authority in Jesus' name to bind the works of the devil, to loose the works of God. Yun pong sabi ng Panginoong Jesucristo in Matthew 16:19. Sabi niya, I have given you the keys of the kingdom. And what is the keys of the kingdom? Our power and authority, we have to use it. We must use it. That whatsoever you bind here on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be loose in heaven. Tayo po inaantay ng Diyos na gumamit ng ating power at authority at siya po ay magbabakap sa atin. Nasamahan niya tayo. I-confirm niya po ang ating gagawin from heaven. Huwag po natin siyang intayin gumawa para sa atin dahil binigay niya na yung power at authority sa atin. Tayo po ang inaantay niya. Inaasahan niyang mangunguna. At pagkatapos, siya po ay gagalaw, kikilos. Sabi ng Jeremiah 33 verse 3 ay ito, call unto me, God said, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things you do not know. Amen? You've never seen before. Sabi ko, hindi po tayo tatawag sa kanya earnestly. At di tayo magpiprevail sa panalangin, hindi po siya sasagot. At hindi niya i-display ang kanyang kapangyarihan, kalawa natin, hindi pa po natin nakita kahit minsan. Napakaliwanag po ng salita ng Diyos. Tayo pong inaantay niya. Ang sabi po niya sa Matthew 7:7 and 8, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo makakasumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan. Kasi ang humihingi ay tumatanggap, ang humahanap ay nakakasumpong at ang kumakatok ay binubuksan. Malinaw po, hindi po tayo tatanggap malibang humingi tayo. Hindi tayo makakasumpong malibang tayo po ay humanap at hindi po bubuksan ng pintuan ng kalangitan malibang tayo po ay kumatok. O mga iniibig, on and on and on and on, humahanap po siya ng faith. Amen, radical faith at ang atin pong earnest, prevailing, united, corporate prayer with fasting projects our faith in God. Kaya kung tayo po ay nabubuhay sa panalangin at pag-aayon, ang ibig pong sabihin, nabubuhay po tayo sa radikal na pananampalataya na kinakatakutan po ni Satanas at pinagbubunyi po ng kalangitan. Hallelujah. Ang mga apostle, kinumpront po nila ang mga Sanhedrin. Amen. Hindi po sila natakot at sila po ay pinersecute. You can read that in chapter 3 of the book of Acts, chapter 4, chapter 5. On and on and on. Sila po ay tinreten. Sila po'y kinulong, pinalo po ng latigong bakal, but they don't stop preaching that Jesus is the Christ. From house to house, they cease not teaching and preaching that Jesus is the Christ. They have confronted the Sanhedrin, the religious leaders, on their day, on their time. And they win Jerusalem, Samaria, Judea, and the ends of the earth. Amen. Nakakalungkot po kadalasan eh ang mga hindi po nakakakilala sa Diyos yung meron pong boldness na magsalita patungkol sa kanilang istan. Imbis na ang church po sa pangunguna ng mga apostol, pababa sa prophets, evangelists, pastors, teachers, at mga kapatiran sa iba't ibang moving coalition denomination na magsalita. Let us reverse it. Let us do it now, quickly. Faithfully. Amen? Without fear and favor. Confronting the enemy and destroying his works.
Kita niyo po si Joshua in Joshua chapter 10, verse 5 to 14. Kinumpronta niya po ang limang Amorite king. At ito po, inilupig niya lahat. Amen? Hindi po siya natakot kasi alam niya ang Diyos ng Israel ay sumasa kanya, sumasa kanila. Kung paano ang Diyos ay sumasa kay Moses, ay sumasa kanya rin. Amen? Sumasa Israel din. Eh hindi po kinumpronta po ni Joshua ang limang Amorite kings, ito po yung naging problema po nila. Amen? O mga iniibig, ang sabi ng Persian 4:4, ang Diyos, ang Panginoong si Kristo ang sama sa atin, ay sobrang higit na makapangyarihan isa kay Satanas na nasa kalawakan, nasa mundong ito, nasa kapaligiran. Higit po siya makapangyarihan ng sobra-sobra ng higit sa kanila. At wala pong gawa ni Satanas ang hindi kayang lupigin ng Diyos sa pamamagitan po natin. At ang sabi ng Persian 5:4-5, because we are born of God, we are an overcomer. At sino po in-overcome natin? Si Satan, mga demonyo, kasalanan, sakit, karamdaman, kahirapan, lungkot, takot, dusa, pag-aalala, pangamba, at lahat po ng gawa ng laman, pati po pinto ng impyerno, in-overcome natin. Na hindi na po tayo bahagi po ng impyerno at apoy nito. Ang ating pong kaharian ay ang kalangitan. Ang ating Godfather ay ang Godfather, ang ating Lord ay si Jesus Christ. At ang ating pong leader, comforter, ay ang God the Holy Spirit. Ang ating tahanan po ay heaven. At yan po yung ating benefit, ang ating blessings nung tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo bilang personal nating Diyos, Panginoon, manggagamot at tagapagligtas ng ating mga buhay. Glory to God. Gideon, kita niyo po, kinumprontan niya po ang mga Midianite with God. At napalaya niya po ang Israel sa kanila pong pangaalipin sa kanila sa mahaba pong panahon. At sila po yung nagkaroon po ng freedom. Ayaw pa nga ni Gideon ang una dahil siya po ay galing sa isang tribong maliit, as he confessed that in the book of Judges, chapter 6. Pero sabi po ng Bible, the Lord spoke to him and said, you are a man of valor. Huwag kang matakot sa mga Midianite dahil ako'y sama sa iyo. Oh, hindi po yung edad, hindi po yung pinag-aralan sa Bible school, hindi po yung movement coalition, hindi po yung organization, hindi po yung sekta, religion, rebulto, kung anong meron ka pa, nakakayaan personally sa buhay mo. It's God who lives in you. It's God who will lead you to victory, for the battle belongs to the Lord and victory is ours. Hallelujah. Glory to God. Si Esther, kinumpronta niya po si Haman. Yung plano po ni Haman, ubusin po mga Hudyo. Nung panahon po ni Haring Artaxerxes, ay hindi po natuloy. Ni-reverse po ito ng Diyos. Dahil kinumpronta po ni Esther si Haman kasama si Mordecai. Praise God. At siya po'y nag-absolute fast for 3 days and 3 nights, pati yung kanya po mga handmaiden at ang lahat po ng mga Hudyo. And God work for them. God go with them. And God gave them the victory. Hallelujah, glory to God. Ganon din po si King David. Kinumpronta niya po si Goliath. Alam naman po natin, youth lang po si King David nung harapin niya si Goliath. Si Goliath po ay kampiyon ng Philistine, pero ang Diyos po ang pinakamakapangyarihan, kampiyon ng lahat at higit sa lahat, unang sa lahat at walang kagaya sa lahat. At tinupig po ni Haring David si Goliath na sobra pong malaki kaysa sa kanya, hitik sa karanasan. Dahil siya po ay matapang na hinarap si Goliath kasi alam niya ang Diyos po ay sumasa kanya at diniklear niya po ang kanyang faith habang hinaharap po si Goliath. Amen. Hindi po siya natakot kay Goliath. Hindi po siya lumuhod, hindi siya yumuko, o hindi siya nakiusap, hindi po siya nakipag-compromise agreement. He faced Goliath with boldness in the name of Jesus Christ. In the name of the Lord, he defeated and beheaded Goliath. Oh, mga inibig, it's time to confront the devil and demon in hell and confront COVID-19 and its variant and destroy it in Jesus' name. Samson, kita niyo po, paulit-ulit pong kinumpronta ni Samson ng mga Philistine. Libo-libo pong Philistine ang pinatay niya.
dahil ang Diyos po'y sumasa kanya. Huwag po natin kalimutan ang Diyos po'y sumasa atin. Kung bakit natin dapat kumprontahin po si Satanas sa mga demonyo, kanilang mga gawa ang COVID-19, ang kanyang variant. Because God is in us. God is with us. God is for us. And God is revealing Himself through us. And God gives us the victory. The Lord fight for us. The Lord fight with us. So we are the winner. Hallelujah. For have settled our victory in heaven forever. Amen. Thank you, Jesus. Glory to God. Kinakatakutan po ni Satanas ang revelation binabanggit ko. Nangangatal po si Satanas sa kapahayagang pinapaabot ko po sa inyong lahat, mga minamahal. Ayaw niya po itong marinig. Pero wala na po siyang magagawa dahil naipaabot ko na po sa inyo. At alam ko po ang holy righteous indignation ay daladala niyo po ngayon sa inyong mga kaluluwa, sa inyong buong katauhan. And you are about to explode. And you are deciding to confront the devil with us or we win as one. Na tinatawagan ko pong lahat ng nasa fivefold, ang mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, sa iba't ibang movement at coalition, join us. Ang buong GSI Shield have firmly decided sa leadership ng apostol, ng lingkod ng Diyos na nagsasalita sa inyo ngayon, to end COVID-19 and its variant in our country. Tama na po itong mga lockdown na ito. Tama na po itong panggugulo ng Diablo. Tama na po itong kasinungalingan ni Satanas. Tama na po ito na kanya pong pagbagsakan ng ating economy. Tama na po itong mga border restriction. Tama na po itong mga checking here and checking there. Tama na po yung pagtigil po ng mga negosyo at pagbabawas ng mga tao na dapat magtrabaho. It's time to restore our freedom. It's time to restore our peace. It's time to bring back the joy that the devil has stolen in our country. It's time for our economy to bounce back, to boom again. And it's time for our country, the Philippine Island, the most richest, powerful country in the face of the earth, to fulfill her prophetic destiny. It's time to show to China and the nations of the world that God is with us. We don't afraid of any nation who coerce us, who rob our island, and pull us and lie to us again and again. It's time to show China and the world na mga Pilipino ay pag-aari ng Diyos. Ang Pilipinas at mga isla natin ay pag-aari ng Diyos. At ito ay atin. It's time to rule. It's time to reign. It's time to confront the devil, the COVID-19, its variants, all their works, and destroy it. Hallelujah. At paano po kinumpronta po ni Jesus si Satan? At ito po'y kanyang ginapi. Ito'y kanyang ni-rebuke. At ang Diablo po'y walang nagawa kundi umalis na nangangatal. Dahil wala pong tigil, ito po'y kanyang ni-rebuke, pinagalitan ng tatlong ulit. Amen. Habang kinukumpis po ang salitang, it is written, it is written, it is written. He slammed the devil with the word of God, the word of the Spirit. At ito po ay kanya pong ginagawa habang siya po ay nananalangin at tagayon na ng 40 days and 40 nights. That is our weapon. Yung atin pong prevailing, earnest, united, personal and corporate prayer and fasting. That is our weapon. Hindi ko naman po ibig sabihin dapat lahat po tayo nagpo 40 days. Meron pong inuutusan na lang na mag 40 days. Kung hindi ka inuutusan, ano ang kaya mo? One day? 6 to 6? 2 days? 3 days? It's up to you. As God the Holy Spirit leads you. Pero ang revelation po ay malinaw. Habang si Jesus po ang ating Panginoong Jesus ay nag-aayon at nananalangin ng 40 days and 40 nights, He confronted the devil. Rebuke the devil. Defeat the devil. Destroy his works. And again, si Jesus po, through the leading of the Holy Spirit, ang humalap kay Satan. Let us do the same thing today.
Muli, tinatawagan ko po ang body of Christ. Ano man ang pangalan ng fellowship mo, ano man ang doktrina mo, ano man ang mobile coalition, kinakaaniban mo, ano man ang tawag mo sa fivefold, at tayong lahat ng mga anak ng Diyos, ang mga congregation, ang Living Life Jesus Congregation, sa pangunguna ng lingkod ng Diyos, ang nagsasalita sa inyong lahat ngayon, ng buong GCI Shield Worldwide Ministry, let us join together. Saan man po kayo naroon sa Luzon, Visayas, Mindanao, o maging sa ibang bansa, magsama-sama po tayo. Let us work as one, move as one. Let us unite now. And let us earnestly, unitedly, corporately, always believing, prevailing, as we pray and pass to confront the devil, to destroy his works, and free our country from this COVID-19 virus, from the devil and its variants, at iba pa po niya mga ginagawang pandaraya, trabaho, panggugulo sa atin pong bansa. Maraming pong salamat, and I thank God the Holy Spirit sapagkat ako po'y naniniwala. Ang presensya niya po ay sama sa inyo habang ako'y nagsasalita. Ang Holy Righteous Anger ay nag-rise up sa inyo mga spirit para simulan na po natin sama-samang kumprontahin si Satanas. Mas damihan po natin ang prayer meeting kaysa online services. Kaysa sa mga cell group na yan, mas maganda nga, i-turn po natin ang mga cell group sa prayer meeting. Turuan po natin at pangunahan ang lahat ng manalangin. Tayo pong nasa fivefold. Yung pong mga youth gathering na yan, ay gawin po nating prayer meeting. Saka na po natin ibalik yan pagkatapos na po natin kumprontahin ang Diablo at wasakin ang kanyang pong gawa at wakasan na po ang COVID at ang kanyang variant sa ating pong bansa. Ito po ang ating dapat i-priority. We cannot live the same as usual lifestyle. Alam po yung ginawa natin according to our faith and belief na nakalipas na mga panahon. Because the world is getting abnormal. Hindi na po dapat na magana pa ang gawa ng Diablo. We alone can put an end to COVID-19 into its variant. Wala na pong iba. Alam po natin lahat yan. Kaya napakalagang laging malinis sa mga puso po natin. Lagi po tayong meron pong consecrated life. Ang ibig sabihin tayo po ay pure, blameless, holy, righteous, filled with the Spirit, walking in the Spirit, led by the Holy Spirit. Napakahalaga na ang puso natin ay malambot, walang sama ng loob, tampo, hinanakit, habag sa sarili. Walang worldliness, walang idolatry, walang lying, walang cheating, walang immorality, walang adultery, walang fornication, walang nonsense, empty, useless, idle words, walang doubt, walang unbelief, walang rebellion, walang disobedience, walang pagnanakaw ng mga tithes and offerings. We are in obedience to God. We walk with God blameless. Yung ating uhaw at gutom sa Diyos ay mataas. We are financing the gospel. We are faithful in giving of our tithes and offerings. We fear no one but God and His Word. Hindi po tayo natatakot mag-assemble to pass and to pray and to regather sa mga susunod na araw. As the Bible tells us in Hebrews 10:25 that we must not forget the gathering of the saints. Kaya kung tayo po ay may pagkukulang sa Diyos, papangunahan ko po kayo sa panalangin ito. Maging kayo po mga bagong nakatungay sa programang Oras ng Himala sa ating Facebook page, sa ating po mga programa sa radio, nationwide and worldwide, kasama po ng Body of Christ, whom I dearly love more than my life. Dahil dito ako po ay naitayo at ang buong GCI Shield Worldwide Ministries upang turuan po ang church na maging kagaya ng Panginoong Jesucristo sapagkat ito po ang calling niya. At ito ang kanyang predestination. And I will be faithful hanggang tayo po ay marapyo ng buhay lahat. Itas niyo po ang inyong dalawang kamay and begin to pray this with me. Sabihin niyo po ito ng malakas, mabuting amang sama sa langit. Marami pong salamat na muli ko narinig ang iyong tinig sa pamamagitan ng iyong salita.
na pinangaral ng iyong lingkod, Apostol Renato Di Carillo. Inaamin ko po na ako po'y nagkasala sa iyo, nagkulang sa isip, salita, at sa gawa. Patawad po kung naging pabaya ako sa aking buhay, sa aking pananampalataya, sa aking pakikipagrelasyon sa iyo. Patawad po sa aking worldliness. Patawad po sa aking mga idle, useless, nonsense word na sinasabi. Patawad sa aking mga lying, exaggeration. Patawad po sa kawalan ko ng commitment, pag-ibig, pagsunod, at paglilingkod sa iyo. Patawad po kung ako po'y nakapagsinungaling. Patawad po kung ako po'y naghinalakit, nagtampo, sumamaang loob, nahabag sa sarili, at ayaw magpatawad. Patawad po sa aking stubborn will. Patawad po, inuna ko ang sarili ko, ang pangangailangan ko. Hindi ikaw ang kaharian mo, ang katuwiran mo, upang lahat ng kailangan ko ay maidagdag mo sa akin. Patawad po, ako'y nabuhay sa pag-aalala, takot, kaysa ako'y sumampalataya sa iyo, magtiwala ng buong puso, at sumunod sa lahat ng iyong mga utos. Patawad po kung ako po'y nanlamig. Magbabago na po ako. Tinatakwil ko ang lahat ng ito. Pati ang alak, sigarilyo, sugal, compromise, bawal na gamot, at anumang sexual perversion. Panginoong Jesus, hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ka sa buhay ko. Pumasok ko sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos. Panginoon, manggagamot, tagapagligtas ng aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong dugo. Pangunahan mo ako sa landas na matuwid. Gawin mo akong kagaya mo. Magpapakatapat ako sa iyo. Susunod, maglilingkod hanggang ikaw ay muling bumalik. Tinanggap ko na po ang iyong pagpapatawad. At pinapatawad ko na rin ang sinamang tao na sa akin ay nagkasala. Ngayon din ay pinapatawad ko na sila. So sige po, patawarin niyo po yung mga taong nagkasala sa inyo. Sino man po sila, nasaan man po sila, gaano man po kapangit ang ginawa nila sa inyo, ay magpatawad po kayo. Kung paano tayo po pinatawad ng Diyos kaagad ngayon, nung kayo po humingi ng tawad sa Kanya, ganyan din po kayo magpatawad ngayon din sa lahat po na nagkasala sa inyo. Glory to God. Thank you, Jesus. Praise God. Worthy. Worthy. Worthy the Lamb that was slain. Ay, baka ako po'y sumasamba, magpatawad po kayo. Worthy. Worthy. Worthy the Lamb that was slain. Then all the archangels, the saints of all time, holding the crowns in their hand, bow down before Him, joining the song. Worthy, worthy the Lamb. Worthy. Hallelujah. Worthy.
Worthy the Lamb that was slain. I love you, Lord. I love you, Father God. Worthy, worthy, worthy the Lamb that was slain. Ako lang, pagpatawad na po kayo, ako po'y mananalangin. Tatapusin ko na po ang gawa ni Satanas sa inyong mga buhay. Hindi lamang po yung salod po ng sakit at karamdaman, anuman po yan mula sa COVID at kanya mga variant at iba pa, kundi kanya pong paninilang sa inyo, yung kanya pong panggugulo sa inyong buhay, ministeryo, pamilya, negosyo, trabaho, pag-aaral. Lahat po nang ito, iwawakasan ko po ngayon. Sumangayon po kayo sa aking panalangin. In Jesus' name, Satanas, kinukumpronta kita. Sa pangalan ng mataas sa lahat ng pangalan, ang pangalan ng Panginoong Jesucristo na gumapi sa iyo sa krus ng Kalbaryo, mahigit 2,000 taon na nakakalipas. Ginagapos ko at pinapawalang bisa ang cancer, ang goiter, glaucoma, katarata, pagkabulag, pagkabingi, mataas na eye pressure, ear pressure, blood sugar. Ginagapos kita epilepsy, breast cancer, tumor, terminal cancer, leukemia, myoma, sclerosis, Parkinson's disease, pagkapipi, pagkaparalyze, ketong galis, UTI, hepatitis A and B, takot sa COVID at COVID mismo, ginagapos kita, COVID, demonyo ka. Pinawawalang bisa kita sa buhay ng mga anak ng Diyos na mga nakikinig sa akin ngayon. Pati mga variant mo, UK variant ka man, South African variant, Brazil variant, I rebuke you, I bind you, I put an end to your work in their life. Takot, pag-aalala, pangamba, spiritual immorality, physical immorality, I rebuke you. Spirit of worldliness, pinawawalang bisa ako, I break the generation curse and that genetic ties, I break it, I cut it off now sa buhay ng mga anak ng Diyos at ng bawat isang nakikinig sa akin ngayon din in Jesus' name. Go! I rebuke you! Come out of their house! Come out of their life! Come out of their family! Come out of their ministry! Go back to the pit of hell! I rebuke you and never to return in Jesus' name. Never to return in Jesus' name. We rebuke you. You are rebuked in Jesus' name. Back to the pit of hell where you belong in Jesus' name. Lord, as I stretch my hand, stretch your hands and heal them today. Pinawawalang bisa ako. Ang lung cancer na yan, ang pneumonia na yan. Pinawawalang bisa ako, sakit ng dibdib. Ang bara sa puso mo, sa ugat na yan, ay inaalis ko at niluluwagan ko mga ugat na yan at mag-function freely ang iyong mga dugo. Pinawawalang bisa ako. Ang acid implux na yan, I rebuke it sa iyong buong katauhan. I rebuke it in Jesus' name. Inuutusan ko yung butas na puso na yan, matakpan ka. Lumalaking puso na yan, maging normal ka. And I declare today, you are healed in Jesus' name. Ama, ipuwi mo po ang mga nasa wheelchair, ang mga bedridden, saan man sila naroroon, nasa hospital, nasa tahanan. Padaluin mo ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga binti, sa kanilang mga tuhod, sa kanilang mga paa. Bigyan mo ng lakas sa kanilang pong kasukasuan upang sila po'y lumakad in Jesus' name. Ang mga nasa hospital, Ama, na may COVID, severe, asymptomatic, critical, ay pagalingin mo, Lord God, enter every hospital, every house, every quarantine area, and heal COVID patient. I rebuke that COVID at anumang variant ka. Go! I rebuke you. Iwanan mo sila now at huwag ka lang babalik in Jesus' name. And I lose your healing presence, Lord, sa mga hospital, sa mga tahanan at quarantine place, sa buong Metro Manila, oh Lord God, sa Laguna, sa Bulacan, sa Cavite, sa Rizal, sa Batangas, sa Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sa Luzon, Visayas, Mindanao, I lose your blood, your healing presence, your lordship, your peace, your joy, your health, your divine intervention, in Jesus' name. And we dedicate to you every hospital, Lord God,
At dinideklara ko, ikaw ang balutit kalasag ng mga hospital na yan. At tinutusan ko, dinideklara na mga hospital na yan ay magiging COVID-free. Magiging empty ang mga hospital na yan. In Jesus' name. At iba pang may karamdaman sa mga hospital na yan ay pinapagaling mo ngayon, Panginoong Isokurito. All of them will come out of that hospital. Alive and well. In Jesus' name. Thank you, Lord, for hearing me as you always do. And I also ask, precious Lord Jesus, now baptize your church with the Holy Spirit and with fire and power. Receive the Holy Ghost. Yes, bishop, pastors, evangelists, prophet, teachers, elders, mga anak ng Diyos, receive the Holy Ghost in the name of Jesus. Father, pour out your Spirit today. Let them receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Itong solusyon sa problema ng bansang ito. God's intervention, God's invasion, God's possession, the greatest Holy Spirit invasion, the greatest apostolic revival. Receive the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost now. Speak in new tongues as the Spirit of God give you the utterance. Be filled with the Holy Ghost. My God, the presence of God is flowing. It is touching your whole being. You are filled with the Spirit of God. Keep praising God. Keep receiving the Holy Ghost. Hallelujah. Father, I give you praise. Jesus, I give you praise. You are the baptizer of the Holy Ghost and power. I give you praise, Lord Jesus. Oh, patuloy po ang bautismo sa Espiritu Santo, apo at kapangyarihan ng mga anak mo. Today, now, ngayon, receive the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Hallelujah. Takorande reyamaka takarya chika. Receive the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Oh, keep receiving the Holy Ghost. Bukas po ang langit. The Spirit of God was being poured out, confirming my word with His holy presence, with signs, wonders, and miracles. The Lord is baptizing you. Whenever you are in CR, in Luzon, Visayas, in Mindanao, something is happening to the church. Something is happening to the country. The Holy Spirit invasion is happening now. God is awakening the nation. God is awakening the church. Apostolic revival. Continue. The apostolic era has come. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, I give you praise. My God, keep receiving the Holy Ghost. Don't limit God. Keep receiving the Holy Ghost. It's okay to weep, to cry, to speak in tongues. It's okay to be filled with the Holy Spirit, to be powerful. Receive the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And Lord, seal what you do today. Seal all the miracles, the signs, and the wonders. Seal the baptism of the Holy Spirit in the life of your precious sons and daughters. Marami pong salamat. Sabihin nating lahat, now I got the power in Jesus' name. I am filled with the Holy Spirit. I will confront the devil and destroy his works. I will put an end to COVID-19 and its variants. No one can defeat me, for God, Jesus Christ, who is my shield forever, lives in me. I am more than conqueror. I am victorious, mighty, triumphant forever. In Jesus' name, I will pray earnestly. I will pass personally and corporately. I will do this, for we win as one. In Jesus' name, count on me, Lord. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. Thank you, Jesus. Glory to God.
So hintayin ko po ang inyong pong praise report. Dakila po ginawa ng Diyos. Sobra pong dakila. Grabe po ang bisitasyon ginawa niya po sa inyong mga tahanan. Simula pa lang po yan, more are coming. At salamat sa inyo pong katapatan sa pagbibigay ng inyong pong mga ikapot, mga handog. Kailangan po natin yan in this end time para marami po tayong maabot, magawa at makapagdagdag pa po tayo ng ating mga programa sa television. Marami pa po tayong matulungan sa Mission of Love, sa ating mission travel, sa ating mga pastor's conference. At marami po tayong maibigay na support sa mga nag-aayunan ng 40 days ng walang tigil. At mapakain po natin ang mga nangangailangan, sino man po sila, saan man sila naroroon, we will reach and bless them. Kanyan po ang bangawad ng ministry. Specify niyo po ang inyo po mga ikapo at sabihin niyo po kung saan po yung mga offerings ninyo. Ito po ba ay sa television, sa radio, mission, mission of love, dwelling place, pastor's conference, mission travel, at sa mga nag-aayuno. Maraming pong salamat sa inyong paglimot that your giving is your blessings. Walang lugi sa pagbibigay, kasaganaan lang. And the more you give, the more you receive. At ang mga salaping atin pong ibibigay ay magbibigay sa Diyos ng karangalan, magpapala sa napakaraming buhay at kaluluwa, magbibless sa napakaraming mga pastor sa ating mga pastor's conference, at magiging dalo pa ngayon pa'y mapagpala ng sobra-sobra at ma-enjoy ang inyong glory days. At higit po sa lahat, hallelujah, si Satanas po at ang kanyang mga gawa ay mawawasak. That's right. Thank you for praying for us. At alam ko po, iba po sa inyo yung nag-aayuno. Pagpalain po kayo ng Diyos. We love you so much. Pamalitan niyo po ang oras ng Himala. Pamalitan niyo po na may apostol sa bansang ito. Dedicated, committed, naturuan po ang church, ang bansang ito, na maging kagaya ng Panginoong Jesucristo, at dalhin ang apostolic revival sa buong mundo. At ang ating pong kapanahonan ay ngayon na. The Lord be with you always. His love, goodness, and faithfulness flows in your life. You are forever blessed. And everybody say, I receive it. Amen. And amen.